Hello guys, what's up and welcome back po sa panibago po nating video and I'm so excited guys to share this wonderful place and amazing place which is we are here sa Aling Nenes Fishing Pond sa Valenzuela City. So guys, before anything else, I just want to say thank you so much sa mga subscribers po natin at sa mga tao po patuloy po nanonood po ng ating mga videos. Maraming salamat po lalo po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa pagsuporta at sa pag-share din po. And I wish guys that you will enjoy this video because this is another kakaibang experience po sa para po sa akin kasi guys, nakita nyo naman po yung place guys, napakalawak, tapos ang napakalakas ng hangin, napaka-refreshing. Tapos po yung panahon guys, nakisama po sa amin yung panahon. Hindi po siya mainit, kaya nakakainganyo talaga mga isda. Although, hindi naman namin talaga, hindi ko naman pala talaga priority yung makahuli. Ang sa akin lang talaga yung experience guys, at may share ko po sa inyo guys. Yan guys, oh. Ganda guys, so if you want to discover or to see the full video po, just finish watching this video and I wish guys that you will enjoy this. And if you think that this video is worth sharing guys, so please share na rin po para marami pong ma-inspire at ma-motivate po na manood ng mga ganitong klaseng mga vlog. And thank you so much for subscribing and let's enjoy this video. Peace out! Alright, so ito nga po yung place, Aling Nenes Pond, at ito po yung first time naming fishing dito, and so far, ang ganda po na experience namin, tapos meron pong parking po dito, tapos para meron din siyang recreational room dun sa kanan, tapos yung per cottage po, per cottage 400 diba sir? 400, tapos yung meron din silang mga bulate, which is 30 pesos po. Yan, tapos nakita nyo naman guys, napaka amazing yung place, ang napaka relaxing, napakaganda. Yan, no? Wow. Kahit wala kayong mahuling isda guys, pero yung experience guys, napakaganda talaga. Kahit first time kumakapunta dito guys, napaka astonishing talaga yung feeling. Tapos meron ding ano dito, kung nagugutom kayo or mga refreshments, pwede nyo rin pong bumili rin po rito. Yan. Yan guys. Bali hanggang dun siya oh. Napakaganda. Yan. Tapos nandun kami sa lugar na yun, yung mga kasama ko, sila Joseph saka si Dennis na nandun banda. So, pumunta lang ako dito para makita nyo po yung entrance, tapos yung place po. So, I will tour you guys sa place na to. As if na parang alam ko na talaga. Pero guys, I'm so happy kasi this is my happiness talaga guys na nature tripping kapag off at least makapunta ka sa mga ganitong klaseng place guys, napakaganda. Tapos yung ano yung climate guys o yung panahon, ang ganda, hindi siya mainit, nakisama sa amin, kaya I'm so thankful kay God kasi ang ganda eh, and the feeling is so amazing. Tapos ayan guys, maglalakad kayo sa gitna ng ano ng parang pathway. Tsaka ang dami rin tao nang isda, tapos pwede nga rin pang family gathering kapag mga off po sa trabaho ng mga tao. Yan. May mga bata rin sa banda ron. Ganda guys. Tsaka astig talaga. Yan. Sana nga pwedeng maligo rito kung pwede lang yun. Lapa, good morning. Nahuli na po ba sir? Wala pa rin? Meron. Ay saan? Talaga? May nahuli na kayo? Malaki? Ay may nahuli na raw si sir. Kami wala pa kami nahuli. Ano pong anpain nyo? Ay oo nga. Bulate. Ama, okay. No, may nahuli siya ng ano, tilapia. Tilapia no? O jaguar? Tilapia nga? Tilapia ang oryx. Bulate lang no? Ayan. O diba? Sir, salamat sir ha. Okay. Ano?
Vlog po ni Jacinto, yung ano pangalan? Jacinto? Oo, vlog po. Ayun po, hi po. Salamat po. Jacinto vlog. Oo, vlog po ni Jacinto. Vlog lang, yun lang. Oo, yun po. Salamat po. Guys, naman guys, napakaganda kahit in place pa lang guys, panalo-panalo, no? Alam mo yung... Alam mo guys, yung panalo, yung galing kayo sa Toxic City ng... Kasi ako, nag-work ako sa ano, sa call center. So... yung everyday na negativity ng mga tao nagko-complain sa inyo, tapos pag makapunta kayo dito parang everything is fine, parang napaka-easy ng life sa mga gatong klase mga places. Ayan. Marami rin namimimit talaga ngayon. Ayos ah. Minahulan na kayo, sir? Eh, pwede makita? Malaki po ba? Tilapia rin ano? Ayan, si sir, may nahuli na rin. Oh. Ay, galing. Wow. Ay, pwede na yan. Pampaks yun, no? Salamat, sir. Salamat po. Saan po pangalan niyo, sir? Marvin. Marvin po. Sige po. Sige po. Thank you. I'm just sharing this, guys, again. Kasi I know, yung lagi kong sinasabi, guys, na in a small little way, guys, na nakakapag-share tayo ng mga simple information na somehow related sa yung outside the negativity of the city or yung mga toxic people. Tsaka yung ano, yung something na makakakonect ka sa nature, merong water, merong sky, merong land. So, yan kasi yung mga bagay na nakaka-excite sa akin. So, makakita ka ng ganyang mga ano, ganyang mga place, oh. Sa may ibon. Oh my gosh, so panalo. Yan. So, try ko pa rin mag-ikot-ikot. Actually, hindi ko alam kung kasama pa yung dun eh. Pero, try natin lakarin. Ayun nga pala yung mga tropa natin. No? Sila Joseph, tsaka si Denison. Sila yung mga high school friends natin, barkada. Since ano pa? Second year, third year, high school. Tapos si Joseph naman, grade 5 pa ako. Sila yung mga masasabi natin, high school best friends natin. O, di ba? Kasama ko sila ngayon, di ba? Ang nakakatawa kasi nahikayat ko sila na sumama sa akin. Today nga pala is December 23. Bukas po is Sunday 24. So, magpapasko na. So, kaya marami silang time or marami silang chances or opportunity para makagala-gala. Kasi meron pang Cancun, guys. So. Yan. Ganda. Panalo. Yan. So, try natin kung anong meron dito. Yan ko. Sana guys, at least makakuha kayo ng konting ano, konting relaxation or comfort sa ganitong klase mga videos po. Tapos makakasalamuha tayo ng ibang mga tao. Yan. Hello sir, good morning po. Sadaan po. Manahon na po kayo? Wala pa? Ayun. Ayan, tingnan natin dito guys. Explore lang natin kung anong meron dito. Grabe na haba. May nahuli na po kayo? Malaki? Arroyo? Saan po ya? Ah, nandito? Pwede po makita? Arroyo daw guys, di ko alam kung ano yung tsura ng arroyo. Pero malaki? Baka walang marinto eh. Ay, oo nga. Para siyang ano, dalagang bukid ba? Ay, arroyo guys. Oh. Anong paan niyo po, Bulate? Tinapay. Pero tinapay na hindi madaling ano, madisolve. Anong kasing tinapay? Apipigayin lang? Ayaw. Ano ba pangalan niya, kuya? Ay, Romy po. Tagal na po kayo dito? Pigayin mo lang. Ayan, tuturuan tayo. Ah, parang isisisik mo lang po, no? Oo, ihok. Meron po ba nahuli ng bangus na rito? Wala po eh. Ah, so puro arroyo yung pagkanin tsaka apag tinapay pala. Pero wala po makagad na, no? Na bangus. Ah, wala talaga. Kahit noon pa? Meron. Ah, meron din. Yung mga... yung ang tawag dito, yung malalaking sila, meron din nahuli dito. Meron. Apahap. Ah, mga ganun. Nakahuli na kayo? May nakahuli na rito, 19 kilos. Ah, 19? Kasi sa Marikina nakikita ako yung mga ano ba yun? Mga 35 kilos. Sa ilog naman yun. Yun nga, nakaka-excite mag-fishing talaga, ano? Oo. Ito, ilang meters po ito? 2 meters? 3 meters? Ano yan? Mahaba, laki na. 4.2. Pang dagat ito, di ba? Ayun, 4.6 yun eh. Grabe. So, estimate niyo po sir mga ilang oras bago makahuli?
minuto lang. Pero sa ano, pagka ganito ang panahon, nasa ilalim yan na ng istorya. Ah, ganun ba yun? Akala ko pag hindi mainit, tsaka sila umaangat. Eh, pagka yung guto, maangat yun. Ah. Kitam naman sila, diyan nagkakawan sila rin. Ah. Wala, malamang nasa ilalim. So, umaangat sila mga anong oras kaya, kuya? Pag umaraw yan. Ah, angat na sila? Ah, baliktad pa lang pagkakaalam ko. Akala ko pag umulan, maangat sila. Ah, pag umaraw. Sige, salamat po, kuya. Okay. Eh, check ko na kung ano meron. Pwede ba hanggang doon? Pwede pa? Sa dulo? Sige, salamat po. O, pwede raw gumala hanggang dulo. So, check natin, guys, kung ano meron natin makikita doon. Para, actually, kasi parang close to nature talaga siya, guys, oh. Tapos may mga ganyan kang makikita, mga ibon. Ayan, oh. Ang ganda ng panahon ngayon, nakikisama talaga. Yeah. So, check naman natin kung ano meron dito. May kangkungan din. Grabe ang haba ng mga pamingwit nila, pang mga professional talaga. Ay, pwede pa makita ka pa. Good morning po. Sige lang. Yan, mababait ang mga tao dito. Actually talaga, oh. Tawid tayo dito. Yan mga ang saya, guys. So I'm so happy, guys, that na-experience po natin itong ganitong klaseng kagandang lugar. And meron din pong ditong ano, matawag dito, hindi naman siya mangrove, pero at least meron din ganitong klase na makikita mo sa mga dagat-dagat, ay sa dagat-dagat, sa mga nung mga lugar na malapit sa dagat, eh no, hindi ko na anong tawag diyan, eh comment na lang po kung ano alam niyo po kung anong tawag diyan, guys, oh. Ah, ito yata yung palapat. Ay, hindi ko lang alam kung palapat nga to yung kinainan namin, palapat daw yung tawag ng puno daw yata yung palapat, correct me if I'm wrong, guys. Again, nandito po tayo ngayon sa ano, sa Aling Nenes Fish Pond. Ayan, guys, oh, napakaro. Oh. Yan. Yan, guys, so sinasabi ko na parang alam mo 'yun sa mga mangrove. May mga wildlife, mga ibon. Ay, wala na, sayang. Yan. Daanan natin dito. So, yan, guys, I'm so happy, guys, na nakapag-share naman po tayo ng konting experience at konting karunungan din po sa mga ganitong klase pong location. And I'm so thankful to God nga po at gawin na po tayo ng ganitong klaseng pagkakataon na makapunta po sa ganitong kaganda. Para sa akin kasi, maganda siya. Although, hindi naman kasi lahat nakaka-appreciate ng ganitong mga lugar. Pero I'm so glad, guys, kasi nga na napasama ko yung aking mga high school best friends dito sa lugar na to. Ayan, guys. Ayan, guys, oh. Ganda ng ano. Ganda ng place. This place is nasa Valenzuela. Valenzuela, Hola. Yan. All right. So, yan nga po, guys. So, I hope, guys, meron po tayong natutunan sa ating video po ngayon. At again po, sana po pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Dahil pag wala ang kalikasan, tayo po ay matagal nang nawala. Dahil ang kalikasan ay naunang nilikha sa atin or nauna sila sa atin. At sila po ay nagpo-provide po sa atin ng mga ating pangangailangan kahit nang tayo ay wala pa po. So, yun po yun, guys. Nadaan naman, guys. Log. Ang haba ng ano niya, sir? Pamingwit niya, sir, ha? Ano yan? 6 meters? Malaita po yan. Pero pang dagat po ba yan? Oo, siyempre. Nahuli na po ba kayo? Marami na kayo nahuli? Ang karating nyo lang. Ang ganda na. Magkano yung mga ganyan? 10,000? Ay, wala naman. 5,000? Mayroon pa na pinipintaan siya. Napakita mo. Yes.
Ay, magkano yung mga ganyan? Ano na yan? Bibenta ko yung 1-8. Ah, mga 1-8 pa lang gatong presyo. Pero ang haba, no? Oo, kailangan pagka kasi pagka ganyan. Mabilis, dapat malayo ang tapon mo. Ah, kasi nasa gitna yung mga isda. Oo, nakatako. Kailangan nakakabuli mo sila. Ah, yung pala yung logic nun. Oo, kaya. Ah. Vlogger ka ba? Opo. Pero ano lang, small time lang po ano tayo. Basta ay maro tayo ma-experience, ma-share ba, no? Taga Makati po. Sa Makati. Sa Sembo, West Rembo. Ako di ko lang nagdala yung kamukha eh. Ano? Ako kasi ang ginagawa ko, nagkaroon rin ako kaya video ko, pero pinanunood ko lang. Eh, share po natin. Wala naman mawawala kung i-share natin eh. Akin, nakaroon lang lahat sa ano ko. I-upload nyo na po. Ano po, ako nga pala si Jim. Ay, Jacinto po. Ano po pangalan niya, sir? Eddie. Tapos si Sir? Ahmed. Ahmed? Med. Ahmed, med. Like medicine. Yes, medicine. Thank you so much, sir, sa pag-ano. Wala problema. Grabing layo. Sabi sa'yo eh. Yan ang purpose niyan. Yan ang purpose niyan. Grabe. Ang galing, grabe mga, ilan taon na po kayo nagfi-fishing? Matagal pa, bata pa kami rito eh. At taga rito po talaga kayo, legit? Hindi, ako kasi dati lang ako sa Bicol, nagbantay ako pala isdaan. Ah, kaya po, maalam po talaga kayo. Kaya po, marami nyo lang, tapos nang isda kami dito. 8 taon ako rito, marami nyo lang, pinakay dito. Ang galing, naingit ako. Kasi yung kabataan namin, wala kami ganito eh. Oo, wala. Sa city kasi kami. Ha? Sa city, sa Makati po. Wala namang ganito. Sa po? Naman doon. Dito, bali ito eh. Maganda dito. Ang lakas ng hangin. Fresco. Tsaka konti tao. Ano, tama ka. Oo. Dito, masarap mamingit dito pag summer. Marami na namimingit. Mananaw ko. Mananaw ako kasi siya. Ah, so yung punta namin ngayon, parang hindi maganda. So the best pala, maaraw at mga bandang Marso, Enero. Pagkatapos ng February. Ah, February po. So January, February, March, ano po 'yon? Hanggang kailan po? Hunyo. Hanggang June niya. Ah. Ang ganda, salamat boss. Salamat sa ano. Salamat boss sa ano niyo. Oh, salamat po. Salamat po, salamat po. God bless po sa inyo. Salamat po. Meron po akong mga kasama nando doon sila oh. Mga newbie rin kami, mga newbie, mga di marurunong. Salamat po, sir. Salamat po. Yan guys, kita nyo, basta friendly kayo guys, tapos lalapitan kayo ng mga tao na they actually automatically share their knowledge at experience po. Basta magpahambol lang po tayo. Sir, una na po ako, sir. Salamat po sa karunungan. Salamat po. Sa Makati po eh. Oo, gumala lang po talaga kasi itong mga kaibigan ko rin, niyaya ako lang. Ako talaga yung gusto mag-fishing. Kaya lang, naiwan ko sila. Sige sir, salamat po. Ayan guys, oh, diba? I'm so happy guys na nakapag-share ako ng ganito. Ayan. Sir, padaan po ulit. Ayan guys, so I'm so happy guys, and if you think that this video is worth sharing din, pakishare na rin po para po marami po tayong ma-inspire, ma-motivate na hindi lang po lagi tayo yung puro mall, puro kain ng kain. Meron din po tayo mga outdoor activities na pwedeng magawa para ma-experience po natin yung creation ni Papa God. Di ba? Hindi lang yung creation lang po ng tao. Yung mga ganitong kasing klase, hindi lang po siya actually likaw po talaga ng tao. That's nature, guys. That's why I really appreciate that. So, yun nga guys. So, thank you so much for watching. And I always wish you guys the best in your life. Na sana po lahat po tayo ay always happy, healthy, successful, at peaceful po. Lagi po tayo meron peace of mind. Guys, so right now, puntaan po natin yung ating mahal na mga kaibigan. At hindi ko alam. Guys, sorry. Okay pa kayo? Asan Joseph? Ay, nang talk? Ayaw nga pala, wala pa palang tulog, no? Sir, wala ka ng pain. Meron pa? Oh. Ano ba masabi natin, boss, sa ating experience ngayon? Oh, masaya. Kaya lang,
Kapoy, patience is the key. Yes, yun po talaga guys, yung pinaka ano, importante dito is patience kasi actually hindi lang po kami yung konting actually mga nando doon mula pang na mayroong dalawang piraso na uhuli. Pero oh, expert no. Utik na. Ang sinasabi ko. Nakakatuwa. So, ayun nga. So, antayin ko lang si Sir Josat para makahinga ng feedback. Yeah! Galing mo! Patience is the key. Bangus? Bangus ba yan? Ay, tina. Ay, ano? Parang aroyo nga yata yan. Naka isang monay na kasi ito eh. Oh. Talaga po guys, patience is the key. Pag kayo, oy, binabalik po namin yan. Magparaming, magpakarami ka pa po at kumayo. So, thank you Aling Nenes for this wonderful experience and siguro babalik po kami dito in the future. Yan. Ay, may nahuhuli sila oh. Ayan, pag nakahuli. Wow. Ang lalaki oh. May nahuli pa rito. Dito lang talaga banda, no? Ayan, no? Wow! Wow! What's the... Anong sida po ko yan? Puli ba yan? Ang lambat or pamingwit? Pamingwit yan? Wow! Ang galing! Ano ba yung orange slice na yan? Ang galing, o. Tilapia, o. Ano, bingwit din to, kuya? Bingwit din? Lahat ito bingwit din lahat yan? Wow. Legit pala na bingwit yan. Ang galing, galing guys. Malaki oh. Nice. Hindi, bingwit daw. Hmm. So legit nga, di ba? So dito lang kayo nang huli, sir? Dito lang banda? Sa may po, nagbabangka. Ah, nagbabangka pala. Tapos bibenta. Ay, ito. Okay, so. Ayan oh. Grabe ko ulit. Ang dami o. Ang laki o. Ang laki o. Legit no? Ilang kilo po kaya yung ano na yan? Ang laki no? Panad. Ayan guys, ayan. So ibig sabihin talaga may mahuli po talaga dito. Ang ganda. Ang jaguar. Yun. Yung ay no? Mas malaki pa yan. Ang tilapia. Ang jaguar na yun. 5-10 na lang sa akin. Kaya paano ko malalaman? Tapos magkano per kilo pag naano pababayaran na? Magkano per kilo? 90 lang. Ano hindi per kilo? Ilang kilo kaya lahat yan? May 10? Ah, 10? 15? Nagigit na yun, nagkapatlipan yan. Ang gala yun. Tapos ko yung may kulay na yun, mas mahal yung may kulay. 90 rin. Oh, ang galing. Oh, perfect guys. Ito pala yung story dito. Tapos pwede yung ipaluto. Pwede pong ipaluto. Oh. Pero yun, depende yung iyaw yun. Paksiw yan, mga ganun. Paksiw, masarap. Yun nga, oh. Grabe guys, legit oh. Ayos, salamat. Ayun na guys, oh. Oh. Legit, talaga may nahuhuli talaga dito. Ayos. Yan, i-share ko rin po sa inyo guys, talaga na meron po talaga mahuhuli dito. Kung meron po kayong patience, meron po kayong conscience. Alright guys, so uwi na po kami at kami po yung nag-enjoy sa aming adventure or experience for today. And napakita na po namin sa inyo yung aming nahuli, kahit isa lang po ay nakaka-motivate. So guys, alis na po kami at hanap po kami ng makakainan. So, alright, so after po natin mag-fishing, syempre tayo po'y magugutom at pupunta po tayo ay kakain po kami sa Kamayan sa Palapad with Boss D and Boss J. Alright. Ayan, so papasok na nga po kami dito at kakain. Una na ako guys, ano ba? Una kayo. Para ma-video ako kayo. Yan. Okay, so ito po ang aming in order. Sinigang na bangus. Sinigang na bangus at beef ampalaya mix. Beef ampalaya mix. Ampalaya con carne. So kain na po tayo mga guys. Sinishare ko na po ang aming in order. So let's eat now. Ang mga sponsors natin sa mga ating boss dyan. Thank you so much.
Alright guys, I think this is all for today's video guys. And again, maraming salamat po sa patuloy po panonood ng ating video at sa pag-subscribe po guys. And I wish you all the best in life. Always be kind and always do something na something memorable, a good thing na hindi po makakalimutan po ng tao. So if you have chance, please let's always grab the chance to do something good sa ating mga kapwa. Kahit hindi po sila nice sa atin, kahit hindi po sila kind, at least we can give them a positive vibes that maybe something they can realize that yung ginagawa po natin mabuti ay makakabuti din po sa kanila. So again guys, maraming salamat po sa panonood and always always take care and always be safe. And again, maraming salamat po sa pag-subscribe and thank you so much for watching. See you sa next vlog po natin. So peace out. See you.